Magandang araw po, Sir Jovel at Ma'am Berry. Andito po ako sa video na ito, hindi po para sa akin. May gusto po kasi akong tulungan, pero hindi ko po alam kung paano ako po siya matutulungan dahil isa rin po akong kapuspalad. Ito po ay si Jovel Orlando po, na single parent po siya simula po nung mamatay po yung kanyang asawa. Nung 2022 po ata nung matay, meron po siyang tatlong anak na tinataguyod po. Yung isa po, anak po ng asawa niya sa una. Tapos yung dalawa po is legal niya po talagang anak. Na ngayon po talaga nag-aaral po. Tapos hirap po si Tatay Jovel dahil isa lang po siyang magtatrabaho sa sugar cane. Kapos po siya sa pang-araw-araw po nila. At hindi po mapagawa yung bahay nila. Actually po, meron na po siyang mga gamit na mga 50 pieces na hollow blocks sa binili niya po noong 2022 pa. Tapos may mga bato at mga buhangin din siya, kaso hindi po napagawa dahil po bigla pong may nangyari na hindi po maganda. Bigla pong nagkasakit yung mister, yung asawa niya po pala, na kinamatay po dahil po may tumubong bukol po sa kanyang paa. Hindi ko po alam, pero parang sis po siya na hindi na po talaga naagapan, at yun po yung kinamatay niya. Tapos po nakakalungkot po kasi hindi po talaga napaayos yung bahay nila kapag umuulan po. Hirap na hirap talaga sila, Tete Joel, yung mga anak niya po. Makikita niyo po na pag umuulan, nababasa po sila dun sa bahay po talaga nila. Yung hindi mo alam kapag yung anak niyo po yung nandun sa kalagayan na yun, kung andito pa kayo sa mundong to or wala na, makikita niyo kung gaano kahirap. Na danas ko din kasi yun nang maliit pa ako, natutulog kami na tumutulog yung bahay. Tapos ako din po kasi yung nakaraan, sira po talaga yung bahay ko, yung bubong ko. Pero napaayos ko po siya. Napaayos ko kasi kailangan, dalawa po kami ng mister ko. Pero po si Tatay Joel, siya lang po talaga mag-isa. Yung mga anak niya po, wala pong mga damit. Wala pong uniform kapag mapasok sa eskwelahan. Wala pong mga notebook. Kung mapasok po isang notebook, isang papel, okay lang po. Butas yung short, butas yung ano. Minsan po, pasok po sila, ako po nag-aano kay tatay, sa mga anak po ni Tatay Joel na pumasok po sa umaga. Pero hindi ko rin po mabigyan kung meron man po ako, binibigyan ko po sila ng ulam o kanin po. Gusto ko sana siyang matulungan na mapaayos man lang po yung kahit yung bubong lang po nila or dingding lang po nila, kasi nababasa po sila tuwing umuulan po. Nababasa po, mapasok po talaga sa bahay nila yung mga bata. Nakaupo lang minsan kung matulog po sila. Binidyohan ko po yung bahay nila. If tutulungan niyo po sila, Sir Joel, lahat po ng resibo, lahat po ng ano, legit ko po talaga yung ibibigay sa inyo, lahat po ng ano, sakaling matulungan niyo po sila. Pero ako po talaga ito, pusong lumalapit po sa inyo na matulungan niyo po sana si Tate Joel Orlando, na mapaayos man lang kahit yung bubong niya lang po, na hindi po talaga sila mahirapan, lalo na po yung mga anak niya po na maliliit po talaga. Hirap na hirap, ang sakit po kasi makita yung mga bata na nasa ganung kalagayan. May anak po ko, may anak din po ko, kaya yung anak ko masakitin. Pero yung mga bata yun, hindi, minsan lang sila magkasakit, pero kayang-kaya nila yung ganun. Pero nakikita mo talaga na hirap na hirap sila. Tapos si Tatay Joel, hindi niya masikaso, mabuti talaga yung mga anak niya, kasi meron po siyang trabaho na mula madaling araw hanggang hapon. Tapos yung kita niya po sa isang linggo, hindi po sapat para sa kanila po, kasi mura lang po yung sweldo dito sa sugar cane. Minsan po hindi po, minsan meron pong 800, anong. Mabuti na lang po yung asawa ko, umalis na po, umano po siya sa fishing company na 5K naman po yung buwan. Kahit ganun lang po kaliit, okay lang po, kasi dalawa naman po kami nagtutulungan. Pero si Tate Joel po, wala po talaga siyang, wala pong tumutulong sa kanya. Kung sakali po, gusto ko pong lumapit sa inyo ng tulong para sa kanya po, para po sa mga anak niya na hindi po nahihirapan sa tuwing umuulan po. Napakasakit lang po kasi makita yung mga batang ganun, na hirap na hirap po sa kanilang bahay. Hindi mo malaman minsan kung ano ba talaga, kasi hindi ko po alam kung paano ko po sila matutulungan. Pero binigay po sa ni God na makakilala po ako ng mga taong
tutulong ng mga tumutulong sa mga mahihirap na kagaya po ninyo. Kaya ginidyo ko po to. Pwede niyo rin po makausap si Tate Joel na personally po kung meron po kayong pagkakataon, Ma'am Berry at Sir Joel na makausap siya. Napakalungkot po ng buhay ni Tate Joel simula po namatay po yung asawa niya. Halos hindi na po makaano si Tate Joel para sa mga anak niya. Minsan po talaga 2 beses, 1 beses sila kumakain dahil po kulang po yung kita niya. Tapos minsan po mapasok po yung mga bata sa eskwelahan na wala pong baon. Naglalakad lang po mula dito sa amin. Pagpunta po dun sa paaralan nila, medyo malayo po dito yung paaralan. Minsan po hindi na po kumakain yung mga bata dun sa... Hindi na po nagbabaon ng yung mga bata kasi yung pasok po dito sa amin mula umaga hanggang hapon. Alas 5 na ang hapon. Hindi na po nagbabaon ng tanghalian. Minsan po kumakain na lang po sila ng tubo dun sa may eskwelahan para lang po maibsan po yung gutom na nararanasan po nila. Pero kapag andito po sila, humihingi din po sila ng kanin. Minsan po kasi ako, wala pong kanin. Minsan naawa po kasi wala po akong maibigay kahit pong ulam lang po. Pero kung pag meron po, binibigyan ko po sila. Hindi po para sa akin ang hiling ko sa Joel. Kasi sapat na po sa akin yung binigyan niyo po ako ng puhunan na alam ko po na mapapalago ko po yun. Ang inaano ko lang po sana na matulungan niyo po si Tate Joel na mapaayos man lang kahit yung bubong niya lang po. Awang-awa na po kasi ako doon sa sitwasyon nila na kapag pupunta po ako doon or sisili po ako sa mga bata kapag umuulan. Andun lang po sila sa gilid nakaupo. Doon po sila matutulog. Doon po sila basa po sila. Kaya lang po nila matulog na basa po sila sa ulan. Yung kapag ikaw po yung nasa sitwasyon nun, kaya ko ba yun? Hindi ko alam kung paano nila yun na ano, pero sana po matulungan niyo po sila. Ma'am Berry at Sir Joel, pwede niyo po talagang makausap si Tate Joel kung sana po makausap niyo po siya at matulungan niyo po siya. Lahat po ng disipo, ibibigay ko po sa inyo, Sir Joel, na kung sakaling matulungan niyo po sila, papakita ko po lahat ng mga ibinigay niyo yung pampaayos po ng bahay nila. Actually, meron na po siyang hollow blocks na binili po at saka yung hangin at saka yung mga bato na gagamitin po sana nila sa pagpapatayin ng bahay nila. Kaso, 50 pesos lang po yung nabili nila tapos yung bato, 2 sako lang po tapos yung buhangin, 2 sako rin po. Hindi po kasi natuloy dahil po biglang nagkasakit yung asawa niya at namatay po ito. Yung pera po nila, ginastos po nila doon sa pagpapalibing at pagpapagamot po ng kanyang asawa pero hindi na po talaga nakasurvive kaya hanggang ngayon po hindi na po nila napaayos yung bahay nila. Sakali po sana matulungan niyo po talaga si Tate Joel, Sir Joel at Ma'am Berry. Ako po humihingi po ko ng tulong para sa inyo, para po sa kanila dahil awang-awa na po ako sa mga bata sa tuwing umuulan. Maraming salamat. Ting-ting, ipigay na po. Tapos po yung mga trapal na nahihingi na po sa mga kapitbahay namin yung buminagawa niyo pong bubo ngayon. Tapos po kung nakikita niyo po yung mga mga kawayan na yan po, sirang-sira na po talaga siya. Awa po ko sa kanila kasi hindi na po kaya ni Tate Joel na yan mapaayos po ang bahay nila. Ayan po yung hollow blocks. Ayan po yung mga hollow blocks ni Tate Joel. 2020. Bago po namatay ang asawa na may ano na po, may buhangin na po at saka bato. Ito po, papasok po kayo sa loob ng bahay nila para makita po talaga kung anong hirap po kapag umuulan po sa kanila at kung kaano po ka hirap ang pamilya na to. Ang pamilya ni Tate Joel. Ayan po, butas po yung mga bubong. Butas na butas po talaga. Pinakadelikado po kasi yung may, meron po silang main switch na nababasa po ng ulan na pwede pong magkus ng sunog. Ayan po, lalaki po talaga ng butas kapag tumutulog po yan. Tapos natutulog dyan sila. Ang babasa po sila ng ulan. Sana po matulungan po sila, Ma'am Berry at Sir Joel. Maraming salamat po. Siya po ay taga dito sa aming bayan na hirap na hirap po. At isa lang po magtatrabaho sa umaga. Ito po ang kanilang bahay. Simula po nung namatay po yung asawa niya. Hindi na po talaga naayos. Ayan po yung tatlo niya pong anak.
Yan po yung kinakain po nila ngayong umaga. Pagkatanghalian po, hindi na po sila kakain. Doon na lang po sila sa school. Yung kinakain po nila sa tanghalian, ay tubo na lang po. O yung sugar cane. Kasi po, yung sinasain po nila, yung kalahating kilo, umaga at hapunan na po nila yon. Dahil po sa maliit lang po ang kita ng kanilang papa. Pumapasok po sila sa eskwelahan at lalakarin lang po nila yon kahit malayo po ang paaralan dito sa amin. Ayan po, sirang-sira po talaga ang dingding nila. Isa pong tapasero si Tatay Joel Orlano. Ayan po yung pinakadelikado po. Kapag umuulan po, natutuluan po yung breaker na yan. Sa ngayon po, hindi pa po siya nag-spark. Pero nakaraan po, nag-spark na po yan. Pero ngayon po, talagang sinuswerte pa po at hindi pa po nag-spark ulit na tikos ng sunog dahil napakarami po ng butas ng kanilang bahay. Ayan po. Diyan po sila minsan natutulog doon po sa doon po o sa may bandang doon kasi hindi pa po masyadong tumutuloy yung bubong. Doon po sila ang apat natutulog po. Kaso medyo malalaglag na po sila doon dahil hindi na po matibay yung hinihigaan nila doon kaya nagsisiksika na lang doon sila sa parte na hindi talaga nauulanan. Papasok na kayo sa school? May baon kayo? Wala. Pasok kayo ha. Hello, Esa.